Pango. Ayan, sandok po natin si Bochog Sarap. Yan, masarap. Ayan. Ay, sauce, oh. Konting sauce. Malambot. Malambot. Magandang araw mga kabayan at luto po tayo ng tanghalian. Meron po tayo din ni Pusit. Ayan, meron po naglalako dito sa amin ay ginising ako ng nanay ko kaninang umaga at may nag-aalok daw ng Pusit. So bumili po tayo ng Pusit. Ayan, oh. 220 ang kilo. At mukha naman siyang sariwa at maganda kaya napabili na rin nga tayo. So lutuin po natin to sa pinakasimpleng paraan lang. Gawin po natin stir fry with bell pepper at mushroom. Yun. Kung nagsasawa na po ko sa ginataan, adobo, ito, subukan nyo naman po ang ating recipe na gagawin. Stir fry with bell pepper and mushroom. So una po natin gawin ay linisin muna natin yung pusit at ating gagayate, tatanggalin natin yung tinta. Yan, linisin po natin ang pusit. Panisyan na kayo sa ingay at meron nagpa-power siya sa kapitbahay. Nagpa-power so. Nagpuputol yata ako ng puno dito sa aming kapitbahay kaya medyo malakas ang tulog ng power so. Tatanggalin po natin yung mata, yan, at saka yung pangil. Pangil doon. Tapos babalatan din natin. Tanggal natin yung mga laman loob, yung bituka. Yan, tsaka yung tinta. Kailangang malinis na malinis yung ating pusit. Tanggalin din po natin yung pinakamamatigas din eh. May matigas dito, parang backbone. Yan, yung parang plastic. Yan. Tapos balatan natin. Madali lang naman po itong balatan eh. Parang kukot-kot-kotin nyo lang aring balat. Yeah, maputi na. Para lang mamahalin. Nandito na ho yung ating pusit. Hinugasan ko na at binalatan ko. Gagayatin na po natin. Wala naman pong special sa gayat nito. Kung anong gusto nyong gayat, edi yun ang sundin nyo. Kung gusto nyo naman po na may kaunting arte, may kaunting design, yeah, pwede po nating design na ng papaganyan. Yeah, para may itsura naman pag niluto natin. Ayan, ganun. Thank you.
Ayan, nagayat na po natin yung ating pusit. Isunod naman natin yung kanyang mga panahog. Ayan, magagayat po tayo ng sibuyas, bawang, luya, at bell pepper. Lilinisin po natin maigi yung bell pepper at mapait po ang nasa loob nito. Yung puti-puti na yan, mapait po yan. Gihatin lang po natin ang cubes, ating bell pepper. Tapos sibuyas. Meron po kayong white onion, pwede po kayong gumamit ng white onion. Pero nadinig ko pong sibuyas ay aring pula. Ay dito na ang ating gagamitin. Tila po natin ng ganyan, tapos paghiwa-hiwalay natin ating sibuyas. Ating luya, katamtamang laki, pero baka hindi po natin lahat to. Balatan natin. Ihatin po natin ang strips. Ating bawang. Gamitan natin ang mortar and pestle. Right. So yan, ready na ang ating mga kailangan gamitin. Punas-punas lang tayo at umpisa na tayong magsalang. Buhay na po natin ang kalan. Umpisa na tayong magsala. Mag-iinit muna tayo ng tubig. Yes, ating kawali. Pakukuloyin po muna natin yan. Lagyan natin konting asin. Yan, maglagay po tayo ng asin.
kaluban natin para mabilis kumulo at ibablanching po natin dyan yung ating pusit. Nakulo na mga kabayan. Hulog natin yung ating pusit at ating muna paliliguin sa mainit na tubig. Ibablanching po muna natin. Lunching natin sandali para po pag niluto natin hindi siya nagtutubig, hindi nagsasabaw, tsaka kailangan po para malambot yung pagkakaluto natin, saglit lang po natin ito ibablanching. Ang ganda ng design ha? Ang ganda sa Japan pagka dinidesign na gano'n, no? Parang restaurant, diba Bochog? Papagluto po natin yung ating cameraman na masarap na tanghali yan. Stir fry pusit with mushroom and bell pepper. Pwede na po yan. Hanguin na natin. Lagay natin sa strainer. Tayo para mabilis. Yun. Hawhawan lang po natin yung ating ala. Kawali at the same pan ay tayo dito rin magigisa. Alright, balik natin. Gigisa na tayo. Gamit tayo ng siyansing kahoy para hindi... Gasan muna natin. At tatagal lang hindi yata ito nakagamit. Siyansing kahoy. Alag na po tayo. Alagay na tayo ng mantika. Konting mantika. Alagay din po tayo ng margarine. Tayo na po natin ang bawang. Luto-lutoin po natin saglit yung ating bawang. Lagay po tayong luya. Nilahat na natin yung luya, sayang din eh. Okay. Pag mabango na, alright, lagay na po natin sibuyas, yung ating bell pepper, hawhawan muna natin ng konti. Yun. Sabay na rin po natin yung ating kabute. Mushroom. Bangal ba, Chog? Bangal? Alright, lagay na po natin ang ating pusit.
Simplahan natin mga kabayan. Lagay tayo paminta. Lagay po tayo ng brown sugar. Oyster sauce. Lagay din po tayo ng sesame oil. Dag aroma. Haluin po natin. Yan, nagtunaw po tayo ng cornstarch. Palaputin natin ng konti ng cornstarch. Haluin lang po natin. Alright. Parang ang bango niya, butog charap. Amoy restaurant eh. Okay na yan. Toss lang natin ng konti. Yan, okay na po ito mga kabayan. Ganun lang po kasimple ang ating luto ng puset. Pwede nyo subukan to. Masarap dito pagka mag-outing kayo, gawin yung pulutan. Panghangin nyo lang ng konti. Pero hindi po natin panghangin at ang mga pamangkin kong kakain ito, dadala namin sila sa school. Alright. Tignan natin na po eh. Ready to serve na po yan. Bango. Ayan, sandok po natin si Bochong Sarap. Ayan, masarap. Ayan. Ay, so-so. Konting sauce. Alright. Ah, patikman po natin kay Bochong Sarap. Yan. Mana natin? Sigurado nito. Hindi pa lamang eh. Talagang masarap na. Oh, malambot. Malambot. Malambot yan. Oh. Kulang ng kanin. Kaya ipin. Ayun, kanin na, nakasalag pa. So yun, hanggang dito na lang tayo mga kabayan. Marami po salamat sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan kayo kahit pa paano ng mga simpleng lutuin lang na ulam. Yan, dito po ay babalutin ko at iahatid ko sa mga pamangkin. Tamang-tama, mag-alas 11 ay wala silang baong kanilang ulam. Eh, hahatdan natin ito ng pusit. So yan, maraming salamat po at ingat po lagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod po pang mga videos.